Hoy, magalit ka na. Pati ang Panginoon Diyos nagalit sa templo, sa mga pari at skribong magulo. Magalit ka na. yun, gusto ko nga na magalit na siya at hulihin na niya yung mga smuggler, yung mga... Ito ang panawagan ng super ate ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos sa kanyang kapatida at presidente ng bansa na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa programang SMNI Exclusive na pinangungunahan ng Honorary Chairman ng SMNI na si Pastor Apollo C. Quiboloya. Anya, madali niya umanong na ipaparating sa Pangulo ang kanyang mga payo at sentimiento sa tulong ni 1st District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na anak ng Pangulo. Eh, syempre, kahit papano, napapaabot ka agad ng mga sentimiento. Sinusumbong ko kay Sandro. Siya na lang yung sangkalan para siya mapagalit. Si Sandro, lalo. Kasi si Bongbong, yoko masyadong pakialaman, marami ng problema yung pobre. Huwag na natin guluhin pa. Ipinaliwanag naman ng senadora ang dahilan kung bakit pinili ni PBBM na maging secretary ng Department of Agriculture o DA kumpara sa ama nito at dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na hinawakan ang defense. Ang plano kasi, Pastor, noon, napag-usapan na talagang yung pinaka problematic na department ang kukunin niya as his portfolio. Nung panahon ng tatay ko, yung problematic noon kasi may gera sa Vietnam. So, ang problematic noon yung defense. So, ang kinuha ng tatay ko yung defense. Eh, sabi ng kapatid ko, yung pinakahirap ngayon ay yung sa pagkain, cost of living, at agriculture. So, kinuha niya yung department na yun for him. Pero, ang usapan is that ang gagawin niya, huhulihin lahat ng smuggler para may konting takot. Dahil Office of the President, masindak naman sila sa Pangulo. Kaugnay nito, panahon na umano, nahulihin ang mga smuggler na lalong nagpapahirap sa mga lokal na magsasaka. Kung kaya, inaanyayahan ng senadora ang Pangulo na aksyonan na umano ang mga ito sa lalong madaling panahon. Hindi umano nais ni Senator Aimee na magkaroon ng matamlay na Pasko ang bawat pamilyang Pilipino dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga pilihin. Kawawa naman ang farmer, higit na kawawa ang ating mga consumer. Ayaw natin na mauwi sa Paskong tuyo at ang taas-taas ng halaga ng mga pagkain natin ngayon. Aminado naman ang senadora na nahihirapan ang pamahalaan na matumbok ang planong 20 pesos na bigas na pangako ni PBBM, ngunit maaari umano na maibaba ang presyo sa nasa 27 to 30 pesos. Mahirap eh. Siguro maibababa natin hanggang sa 27, 30 pesos. Maari siguro yon. Pero sa panahon ngayon, sunod kasi yung oil shock muna, di ba? Yung sa Ukraine. Hindi naman natin akalain magkakabombahan na ganon. Di nagtaasan ang presyo ng gasolina. Yung fertilizer, naku, yung abono, kataas-taas rin ang presyo, shortage sa buong mundo. So, ang dami talagang problema. Samantala, lubos umanong naaapektuhan ang mga mahihirap. Kasi 60% ng gastos ng mahihirap na pamilya napupunta sa pagkain. Kung may swerte ka naman sa buhay, hindi naman ganun kalaki ang ginagastos sa pagkain kasi mas may pera ka. Pero sa kanila, talagang sapul ang tama ng presyo. Para sa Pilipinas Kong Mahal, ito si Kyra Gaspe. Para sa DWAY Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo.